Hindi tayo pwedeng diktahan ng panahon. Basta nagmamahalan tayo, mamahalin kita. Hello guys, welcome back dito sa channel natin. And andito na naman tayo para magbibigyan na pa rin bagong showbiz updates natin. And for today, pag-uusapan nga natin tungkol nga kay Kim Chu at si Ann Lim. Sa kanilang latest vlog, nag-question and answer sila. Nakakatuwang makita ang latest vlog nila si Ann Lim at Kim Chu sa kanilang YouTube channel. Naglalaro sila ng Q&A gamit ang mga cards na nabili ni Kim Chu. Ang laro nila ay tinawag ni si Ann na Let's Get Closer Table Talk Together. And cards ang gamit nila. Naglalaman ito ng mga tanong na related sa iyo at sa inyong dalawa. Ang sequence ng laro ay si Sian ang bubunot ng card habang si Kim ang sasagot, and then vice versa. Ginawa nilang larong ito habang nasa may tabing dagat sila at nagpapahinga. Narito ang mga nangyari. What is your unique ability? Tanong kay Sian. Sabi ni Sian na siya ay marunong magplay ng piano at madaling makapag-learn ng mga bagay-bagay kapag pinagtutuunan niya ito ng pansin. Sumang-ayon naman si Kim sa mga nasabi ni Sian. How do you make important decision? Tanong kay Kim. Nasagot ni Kim na hindi niya talaga gustong mag-desisyon ng mga bagay, kaya naman andyan si Sian at ang kanyang ate para sila ang mag-desisyon para sa kanya. Hindi raw kasi siya ganun kasigurado kapag nag-desisyon siya. Kaya may mga pagkakataon na madalas tungkol sa kanya ay iniisip muna ang kanyang gagawin bago niya itong gawin, dahil natatakot siyang magkamali. What is your favorite word and why? Tanong kay Sian. Sagot naman ni Sian, cool. What would you do if you have no fear? Tanong kay Kim. Sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin. Meron namang dinagdag si Sian tungkol dito. Ayon na talagang ang concept ng social media platforms, dahil isa itong paraan na meron talagang masasabi ang hindi o na hindi maganda kapag ang isang tao o kapag may nakikita sila sa social media. What is your favorite pastime or doing something whenever you're free? Tanong kay Sian. Ang pagdadrive ng motorcycle, dahil nakakapag-meet ako ng mga ibang tao, nakasali din ako sa mga motorcycle community. Nakakapunta kahit saan at marami pa. Dagdag pa ni Kim na maganda ang naging resulta ng pagmumotor kay Sian kasi mas na-explore niya ang kanyang sarili at nakagawa siya ng mga bagay na hindi niya akalain na kaya niya palang gawin. What are the most favorite 3 words? Tanong kay Kim. Sagot naman ni Kim, I am beautiful, honest, and loyal. Kinumpirma naman ito ni Sian na kanyang agad naman siyang nag-smile sa sagot ni Kim. What is your favorite part of the day? Tanong kay Sian. Agad naman sinabi ni Sian, morning, dahil siya ay morning person. Mas gusto din ni Sian na gumising ng 5 a.m. in the morning habang tulog pa ang iba, kasi nabibigyan niya ng oras ang kanyang sarili para gawin ang mga bagay na gusto niya, kagaya na lang ng pag-prepare ng kanyang coffee. What positive interaction you made on people? Tanong kay Kim. Nasabi ni Kim na gusto niya yung nakikita yung mga tao na natutuwa sa kanyang mga ganap sa buhay. Nakikita ang kanyang social media na nakapag-inspire ng tao. Natutuwa na siya sa mga bagay na yun. Dagdag pa ni Sian Lim na meron isang pangyayari na habang magkasama sila ni Kim Chu ay nakakita si Kim ng isang tao na nagtitinda ng basahan at agad niya itong binigyan ng pera. Hindi din nagpakilala si Kim na siya ay si Kim Chu or even posted it on social media. Marami pang nagawa si Kim na hindi niya naman pinapakita sa kanyang social media. Ganun talaga si Kim. What is your favorite time of the year and why? Tanong kay Sian. Tanong kay Kim. Marami naman raw paboritong araw si Kim, pero ang pinakagusto niya ay ang kanyang birthday, dahil nakakatanggap siya ng mga regalo at mga sweet messages na nakakatouch talaga. At isa pa din sa gusto niya ang New Year, dahil maingay, maraming papatok at masaya. Hindi rin nagpahuli si Sian Lim. Inamin ni Sian na ayaw niya talaga ng New Year. Dagdag pa ni Kim na hindi talaga nagse-celebrate si Sian Lim ng New Year. Sagot naman ni Sian na hindi naman raw sa ayaw niya mag-celebrate ng New Year. Ayon niya lang ng sobrang ingay at hindi rin niya nakalakihan ang pagse-celebrate ng New Year. Ayon din ni Sian ang mga holidays like Valentine's, ang mga holidays na dinikita ng panahon. Kung bakit raw February 14 ang celebration ng Valentine's. Na pwede naman daw magbibigay ng bulaklak,
chocolates at iba pang pagpapakita ng pagmamahal mo sa isang tao, pwede mo itong gawin araw-araw. Hindi lang yung sa specific day na talaga na yun. Kung bakit rin din sila celebrate ang New Year tuwing January 1 na pwede namang gawing ibang araw at pwede namang gumawa ng New Year's resolution na kahit na araw-araw mo itong gawin. Yun lang naman ang aking paliwanag. Para naman sa panghuling katanungan, what is your most magic moment? Or what is your most magical moment? Sagot ni Kim na yung pangyayari na nababash siya o na binatiko siya ng maraming tao, akala niya yun ang kanyang katapusan. Ngunit hindi pa din siya nagpatinag at lumaban siya at nilampasan ng mga pangyayaring hindi maganda. Yun na siguro ang isa sa pinakamalaking achievement niya na nalampasan niya lahat ng mga pangbabatiko sa kanya. Kaya ngayon, mas matatag na si Kim sa mga bagay-bagay. At yun po ang ating showbiz updates. Huwag mong kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe po sa channel. God bless po sa inyo.